Yan nga, hello po mga ka-DIY. Welcome po sa aking YouTube channel. Kung ikaw ay bago lang po sa aking YouTube channel, subscribe naman po at click na rin yung bell button para maging updated kayo sa mga bagong video ko na i-upload. Sa episode na to ngayon mga ka-DIY, ay gagawa na po natin ng kahon yung ating 56 eager na Turner tray. So, stay tuned na po mga ka-DIY. So, ayan mga ka-DIY, may naputula po tayong mga plywood. Itong plywood po na to ay 1/2 po yung kapal. Yan. Ordinary plywood lang po yan na 1/2. So, pwede rin po kayo gumamit ng marine na plywood mga ka-DIY. At yung piliin niyo pong brand ay yung Santa Clara. Yan. Ito yung ating pang-ibabaw mga ka-DIY. May sukat po na 44.8 cm by 56 cm. Ito yung magiging takip ng ating panel box. Yan. Pinakaibabaw na po ito. Tapos ito yung ating likod mga ka-DIY. Yan. Takip ng ating kahon sa likod. May sukat na 44.8 cm by 74 cm. Tapos ito yung ating fan baseboard. Yan, yan po yung papatungan ng ating blower mga ka-DIY. Tsaka andyan din po yung ating heating element. May sukat na 35 cm by 44.8 cm. Tapos yung kasunod po, yan po yung magiging ilalim ng ating panel box. May sukat na 55 cm by 44.8 cm. Tapos ito yung ating pang-ilalim mga ka-DIY. Yan. Pang-ilalim na board. May sukat na 56 cm by 44.8 cm. So ito po yung ating sidings mga ka-DIY. Kung nakikita nyo po, may mga guhit-guhit na po yan. So mamaya explain ko po sa inyo. Ang sukat ito mga ka-DIY ay 56 cm by 76 cm. So dalawa po yung ating siding. Yan, pareho po ng sukat yan mga ka-DIY. 56 cm by 76 cm. Yan, ito yung ating sidings mga ka-DIY. Yan, kung nakikita nyo po yan, may mga guhit na po yan. Dahil yan po yung spacing ng ating egg turner tray at ng ating hatcher tray at maging ng ating blower po. So dito po yung ating water pan, tapos hatcher 1, hatcher 2, setter 1, setter 2, tapos dito po yung ating blower. Yan, kung nakikita nyo po ito, ito yung kapal ng ating plywood. Yan, tapos dito rin po, ito kapal din po ito yung plywood. Ito yung ating pan baseboard. Dito yung ating plywood ng ating panel box. Tapos dito, top board. Ayan. So, ang sukat po ng ating water pan mga ka-DIY, ang binigay ko pong space dyan, 10 cm. Tapos sa ating hatcher 1 mga ka-DIY, ang sukat po ay 9 cm. Tapos sa ating hatcher 2, 9 cm. Sa ating setter 1, 13 cm. Tapos sa ating setter 2 ay 13 cm. Tapos ito mga ka-DIY, yan, kapal ng plywood yan, 1 cm. Yan. Plus 12 cm na kapal na height ng ating blower. Yan. Tapos plus 1 cm na kapal din ng plywood natin, 1 cm. Tapos dito yung ating panel box, dito yung ating mga timer, thermostat. Dito ang space po niya ay 7 cm plus 1 cm dito na takip ng ating incubator. So total po niyan ay
total po niyan ay 76 cm. Yun po yung height natin. Tapos yung lapad po 56 cm. So ayun mga ka-DIY, bubuuhin na po natin yung ating box. Bale, una po natin gagawin ay lalagyan muna natin ito ng tigwa 1x1. Yun po yung magiging patungan ng ating hatcher tray at setters. So stay tuned lang po at simulan po natin yung pagkakarpintero. So ayun, may naputo na tayong mga 1x1 mga ka-DIY. Ang haba po nito ay 18 inches. So sa pagbuo po ng ating box, ang unahin po natin ay lalagyan na po natin ito ng mga 1x1 mga ka-DIY. Ayan. Ito po yung ating pagpapatungan ng ating egg turner tray tsaka ng ating hatcher tray. So stay tuned lang po. So ayun po mga ka-DIY, tapos na po nating lagyan ng 1x1 ang ating sidings. So dito po yung ating water pan mga ka-DIY, tapos yung guhit natin nandito, nasa baba po yung ating 1x1. Ayan, ito yung guhit po, andito sa baba yung ating 1x1. Dito po nakapatong yung ating hatcher tray na dalawa. Hatcher tray 1, hatcher tray 2, setter 1, setter 2.
Ayun na, nabutasan na po natin yung ating pinto mga ka-DIY. Ito po yung ating magiging salamin para masilip po natin yung loob ng ating egg incubator. So, ang kasunod po natin na gagawin mga ka-DIY ay maglalagay tayo ng mga butas sa ating kahon. Ito po yung magiging pasukan ng sariwang hangin at magiging singawan. So, stay tuned lang po mga ka-DIY. Ngayon mga ka-DIY ay maglalagay tayo ng mga butas ng ating kahon. So, yung blower ko po mga ka-DIY, ang buga ay papunta doon sa likod. Ito po yung, papunta po dito yung buga ng aking blower. Ngayon mga ka-DIY, yung magiging pasukan ng hangin ko, dito ko po ilalagay sa gilid. Yan. Maglalagay po ako ng butas dito na 19mm. Yan. Dito po yung magiging intake ng aking sariwang hangin. Side by side po. Yan. Tapos, kumuha lang po ako ng sukat dito ng 6 inches mga ka-DIY. Yan. 6 inches. Tapos dito ay 1 inch. Yan, 1 inch. 1 inch papunta doon. Tapos, 6 inches pababa. So, dito po. Bali, dito po yung ating blower na 4x4. Bali, gigitnaan natin yung ating blower na 4x4. Yan, dito po siya. Dito yung blower. Ganito. Ito po yung height ng blower. Dito yung butas natin. Side by side po. Pwede rin po magbutas kayo sa pinto mga ka-DIY. Sa pinto. Pero sa aking gagawin ngayon ay sa gilid ko po lalagay. Kasi pag sa pinto, di ko trip. So dito po lalagay yung aking intake. Para buha po tignan yung aking incubator. Tapos yung aking singawan mga ka-DIY dito sa gilid. Yan. Kung paano ko po kukunin yung sukat. Yan. Guguhit na ako dito 2 inches. Tapos 1 inch. Yan. So dito po yun. Yan. Dito sa ating magiging pasukan ng sariwang hangin mga ka-DIY. 6 inches. Yan. Gumuhit tayo yung 6 inches. Tapos 1 inch. Yan. So 1 inch pwede na po yan dahil ang ibubutas ko po dito ay 19mm. Tapos itong singawan natin sa baba mga ka-DIY, bubutasan ko rin po ng 19mm. Yan. Kung paano ko po kinuha yung sukat, gumuhit lang po ako dito sa mula dito po 2 inches. Tapos dito naman po ay 1 inch. Yan. So ito na po siya. Side by side po yan mga ka-DIY. So butasan na po natin mga ka-DIY. So yan mga ka-DIY, unahan ko po muna ng maliit na talim. Pero ito po yung 19mm mga ka-DIY. Yeah.
Okay mga ka-DIY, nalagyan na po natin ng singawan yung ating kahon. Singawan at pasukan ng sariwang hangin. Next step po natin, lalagay tayo ng mga butas dito para sa ating thermostat at mga switches.